ko lang ang ceiling. Yan ang ceiling ng gypsum board o kaya pisem. Ganyan ang itsura niya. Wala na siyang dugtungan kasi minasilya na. Mapakita ko naman sa inyo ang ceiling ng acoustic. Ayan naman ang ceiling ng acoustic. Iba ang materials na ginagamit sa acoustic at saka gypsum kaya pisem, magkaiba sila. Papakita ko sa inyo ang sample na itsura ng mga ng na-install sa taas. And guys, ganyan ang itsura ng taas ng acoustic. Puro ano siya, hanger rod. Yan. Crusty siya, puro powder coated. Tsaka mga suspension rod. Ang taas. Papakita ko naman sa inyo ang taas ng gypsum board o kaya pisem or plywood. Halika. Ayan naman ang installation ng gypsum pisem. Puro double paring lang siya. Double paring, kering channel. Magkaiba sila ng mga gamit. Hey guys, ipapakita ko naman sa inyo ang mga gagamitin para sa ceiling, sa acoustic. Guys, ayan ang suspension rod. Suspension rod ang tawag yan. Yan yung ginagawang hanger ng mga crusty at saka mga main tee. Ang crusty at saka minty, yun yung frame na nilalagyan ng acoustic board. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang naka-install na acoustic at saka mga gypsum board, plywood o hard flex ceiling. Okay. Pakita ko naman sa inyo ang crusty. Dalawang uri ng crusty. Isang 60 at isang 120. Yung ganito kahaba 120. Equivalent na 4 feet.
Yan, powder coated siya, guys. Powder coated. Itong mga butas na to, diyan pinapasok yung isa. Tapos idudugtong. Itutupi na lang isa. Tulad na to, guys. Pag idudugtong nyo. Yan. Guys. Papasok nyo yung isa dun. Tapos yung isa tutupiin nyo naman para mag-lock sya. Yan. Mali. Ganyan. Yan. Yan. Para magdugtong sya. Nakikita nyo. May para silang butas. Diyan pinapasok yun. Para mag-join sila. Para magdugtong-dugtong sila. Hanggang mabuo isang ceiling. Ayan yung branches. Ito naman yung main tee. Ganyan din ang itsura. Kaso, mahaba siya. Kaya siya tinatawag na main. Wait lang, guys. Ito. Ganyan din yung itsura niya. Pero mahaba siya. Ayan, guys. Main tee. Mahaba siya 6 meters. Kaya tinawag siya main tee kasi siya yung pinaka-main. Kasi mahaba siya. At ang branches ay ito. Ang mga cross tee. Yan ang sukat. 65. May pang 60 by 60. Equivalent to 2 feet. At meron namang 120. Yan, 120. Equivalent sa 120. Ito, pang 60 by 60 na acoustic. Ito naman, pang 60 by 120 na acoustic. Kung gagamit kayo ng 60 by 120. Papakita ko naman sa inyo, guys, yung ginagamit para sa acoustic ceiling. Ito, guys, ang tawag dito ay rod joiner. At ito naman ay J-clip. Ito, guys, ang pinang papasok sa crusty para mag-hanger. Tapos ito naman rod joiner. Ito yung pinapasok pandugtong. Kung gusto niyo magdugtong ng joiner, para i-adjust sila. Ganyan pagpasok nyo, guys. Ayan. Tiglit. Yan, guys. Kung gusto niyo i-adjust ang rejoiner niyo. Kasi pag nakakalawit na diyan yung crusty niyo, i-adjust niyo lang siya. Pipindutin niyo lang siya. I-press niyo lang pasara. Yan. Yan. Luluwag na siya. Yan, guys. Pakita ko sa inyo. Guys. Ito nyo, guys. Mahaba siya. Kung gusto nyo pataasin, kiklik nyo lang siya. Yan. Yan. Hanggang makababa. Ipitin nyo lang siya, tapos i-adjust nyo lang. Yan ang gamit niya.
para i-join yung dalawang ganito at i-adjust para magpantay-pantay yung acoustic, yung framing. Ito naman guys, grip anchor. Kung wala makapitan ng mga trusses sa mga biga kaya slab, binubutasan niya at ipapasok to. Papasok to dun, pupukpukin ng martilyo hanggang lumubog. Siya. Hanggang lumubog. Tapos, para magkaroon ng hanger, gamitin natin itong full threaded rod. May thread siya. Ito may thread din sa loob. Kaya pag iniipit natin siya, meron, parang meron siyang pulbura. Pag naiipit siya, bumubuka siya. Nakita niyo yung gate na yan. Bumubuka yan. Kaya pag nandun na sa butas yan, hindi na madaling mabubunot. Dahil parang meron na siyang sima. Yan to guys. Binutas natin yung slab or kisame. Nakakahan na. At ipapasok natin to. Yan guys. Once na nakapasok na siya, hindi mo na siya basta-basta mabubunot. Tigas na siya. Unless, iikot mo uli siya. Tapos, dito naman sa full threaded rod, dyan yun na dudugtong itong mga clip. Tapos mga acoustic frosty, minty na. At dito naman tayo sa mga gagamitin ng ceiling pang hard flex plywood. Ito ang ginagamit. Kung sa pang acoustic ay mainty, sa hard flex gypsum board ay carrying channel. Mahaba rin siya. 6 meters siya. At ito naman ang double paring. Siya yung parang crusty. Pang branches. Pero naghahaba, mas mahaba siya. 3 to 4 meters. Isa. At ito naman yung double paring. Kung itong crusty ay nakasabit, double paring, ika-clamp lang yan. Yan. Pag naipit yung ganyan, tapos ilalak lang yan. Ito. Ibibend lang yan paloob para mag-lock. Tapos, nakaangat siya. Ganyan lang yan guys. Para matanggal nyo lang, hindi slide lang yan. Yan, ganyan. Slide lang siya. Tanggal na siya. Double parang clip ang tawag dito guys. Guys, pag partition naman, ito ang ginagamit natin. Metal tracks. Ito yung tracks ginagamit sa baba, pang base at saka pang taas. Ang pinagkaiba ng metal tracks sa metal stud ay ang metal tracks ay walang tenga. Nakita niyo. Metal tracks. Same pang base. At ang metal stud naman
ito guys. Ito yung parang pambakis. Ito yan guys. Yan. Pag gagawa kayo ng partition, ganyan yung tsura niya. Kaya siya madaling may ipapasok kasi wala siyang tenga. Pag may tenga kasi yan, maharangan yan. Tapos bubutasan niyo siya. Ang ipangkakabit niyo sa kanya ay panhead. Ito guys. Yan guys, panhead. Nakita niyo yung dulo? Parang flat siya. Ibig sabihin, pang metal yan. At pag nakabit nyo na yan, ikakabit nyo na yung Python board, gypsum board, or plywood. At ang pang-i-screw nyo sa kanya ay black screw. Ito yun. Guys, ito yung pinapangkabit sa black, sa plywood, at saka gypsum board. Nakita niyo yung flat din. Flat. Ibig sabihin pa metal yan. Ipakita ko sa inyo yung hindi flat. Ito guys. Nakita niyo yan guys. Patulis. Yan ang black. Black screw na pang wood. Sa kaway lang siya ginagamit. Unlike dito sa pang metal, flat siya. Although pwede naman siya pang wood itong metal, pero applicable siya sa metal. Kunyari, papako nyo yung gypsum, iscrew nyo yung gypsum board or plywood, papunta sa metal paring. Ayan, papunta sa metal stud o metal trucks. At kung Python naman yung gamitin yung partition, ito para sa hardiplex, Python screw. Pwede rin gamitin ng black screw, pero mas applicable ang 5cm ko. Okay, papakita ko naman sa iyo, sa inyo ang tinutukoy ko na plywood, gypsum board, 5cm board. Guys, ganito ang sample ng installation ng partition. Nakita nyo yung taas. Kinabit nila dyan yung metal trucks. Pisem yung kinabit dyan. Hardiflex. Ayan, nakita nyo. Pinang-screw nila. Panhead. Ang pinang butas nila, nakita nyo guys, kulay puti, Pisem screw, kasi Pisem yung kinabit ng board. Ayan, guys, pagdugtungan ganyan, inudugtong na nila metal stud, tapos papanahidan nila
Doom. At sa baba, Metal Trucks. Papakita ko sa inyo ang pinagkaiba ng hardplex. Gypsum board of plywood. Yung plywood, ganito guys. Kawi siya. Although okay naman siya. Kaso, pag ginaan na yung isang lugar, maaari agad siya masira. Unlike sa gypsum board. Ang gypsum board is parang chok. At ang hardplex ay konkreto. Pakita ko sa inyo guys. Guys, ito yung sample ng gypsum board. May dalawang uri ng gypsum board. Isang ordinary tsaka isang moisture resistant. Ibig sabihin, ginagamit siya sa pambasa. Usually mga pang CR. Pwede siya partition. Ayan siya. Gypsum board. Para siyang chok, nababasag. Pag natanggal na yung papel, ayan, guys, parang chok. Nababasag. Kaya pag nabunggo lang, sigurado, lalo na matigas-tigas, tsaka matulis, sigurado mabawang siya. Kulay white. Ibig sabihin, ordinary. Ito naman ang gypsum board na MR. Moisture resistant. Ginagamit pang CR. Ito guys. Yan. Yan. Nakita nyo siya guys, kulay green. Although chok siya, pero ginagamit pa rin siya sa pambasa. MR takot ko. Kulay green. Ito naman ang Pison. Ang sukat nito, ang gypsum board pala, yung sukat niya ay 1/2. Itong Pison, usually pag manipis 1/4. Ito, guys. Yung Pison. Para na siyang precast. Pison board. Ito is 1/4. Ang sumunod na makapal, ito, 9mm. Pero ang susunod na makapal, ito, 1/2. Kung gusto nyo talagang itong 1/2, parang precast na. Pero kung nagsisigurado kayo at yung mabasag, which is kahit 1/2 di mabasa. Ito. Di uno. Ito, di uno na siya. Para na siyang prikas ng bahay natin. Katigas. Yan, guys. Yan yung mga scrap namin, Pison board. Pinull out sa iba-ibang site. At gypsum board. Okay guys, maraming salamat at sana may natutunan kayo.